guys, welcome back po sa ating channel Milani in Dubai. So, sa mga gusto mag-apply dito sa Dubai, gusto ko lang i-share sa inyo na ang Dubai and Abu Dhabi is magkaiba po yan. Which part po siya ng UAE, pero ang UAE po ay meron pong 6 Emirates. So, ano-ano ba yung mga Emirates ng UAE? Meron po tayong Abu Dhabi, Dubai, Ajman, Sharjah, Al Kuwait, hindi ko lang sure ang pag-pronounce, correct me if I'm wrong, and meron din tayong Fujairah. Sa Dubai, mostly dito ay mga expat. Expat po yung nandito sa Dubai, mga foreign people na nakatira dito sa Dubai. Mga Americans, European, Italy, mga Italiano, and iba-ibang klase ng mga expat na nandito. Tayo din, mga expat din tayo, diba? So, meron din dito mga Lebanese, Syrian, ano pa ba? Ukrainian. Correct me if I'm wrong na lang kung ano yung mga pinagsasabi ko. Basta may mga taga Ukraine dito, may mga taga UK, may mga Indian and Pakistan. Marami pong klase ng amo dito sa Dubai. Marami pong klase na magiging amo natin dito sa Dubai. And kung sa Abu Dhabi ka naman mapunta, mostly sa magiging client mo or amo mo is local. So ano bang pinagkaiba ng local and expat? Ang expat po, weekly day off po yan. Disclaimer, hindi po lahat, pero mostly sa mga expat, weekly day off. Kung mapunta ka naman sa lokal, halimbawa, ibang agency, may mga agency dito guys na walang day off, lalo na yung Tadbir, wala pong day off yan, and napakahigpit po niyan, marami pong complaints ang Tadbir. Kaya ina-advise ko kung gusto niyo mag-apply dito sa MadeCC, pa-assign lang po kayo sa Dubai kasi ako, hindi po ako nagpa-assign sa Abu Dhabi kasi ayoko pong mapunta sa lokal kasi ang Abu Dhabi din is malayo. Malayo siya dito sa Dubai, nasa 2 hours, 3 hours. Estimate lang po, hindi ko lang sure. So, yan, kung gusto nyo na makaamo ng expat, magpa-assign po kayo sa Dubai. And sa sahod naman dito, iba-iba po yung rate ng sahod dito. Pinakamababa na sahod ng mga DH is 1,500. Mostly siguro pag local yung amo mo is ang sahod mo ay 1,500. Depende na po yan, pataas na po yan. And kung expat naman yung amo mo, magre-range yung sahod mo sa 2,000, 2,500, 3,000 and then weekly day off. And after ng inyong kontrata sa mga expat, halimbawa nakatapos ka ng 2 years and gusto mong magpa-release, mabilis na po sila mag-release. Yung mga employer na expat, mabilis lang po sila mag-release, magbigay ng cancellation paper, and hahayaan ka lang nila dito mag-apply sa loob ng UAE. So, ayan, depende pa rin po yan, hindi po lahat. Konting background lang din sa mga visa dito. Marami po dito sa mga kabayan natin na tinatawag nila na own visa. So, own visa, meron po silang sariling visa. Mas mahal po yung pasahod sa kanila. Nagre-range ng 3,000, 2,500 above. Mababa na nga po yung 2,500. 3,000, 3,500, 4,000, 4,500. Ganyan po yung mga range ng sahod kapag on visa. Halimbawa, pag on visa ka, ang status mo ay live out. Ang live out po ay yung may sarili kang kwarto. Nakatira ka po sa sarili mong room, nagre-rent ka ng sarili mong room. Ang rent naman ng room dito ay nasa 400 above. Pwede kayong for sharing, pwede kang solo, mas mahal yung solo na sa mga 800 to 1,000 above. And live out, so meron kang sariling hatid sundo, gagastos ka ng sarili mong pamasahe, gagastos ka ng sarili mong pagkain, gagastos ka ng sarili mong renta. Ganun po, kaya mahal yung pasahod kapag live out kasi nagbabayad po sila ng transportation, accommodation, and food sa kanila po yan. Kaya kailangan mag-demand ka na ang sahod mo ay mataas kapag live out at on visa ka. Pero ang nakaganda lang sa on visa is may freedom and then may choice kang makapag part-time kung saan mo gusto. Meron naman dito na live out, pero ang visa nila is under ng kanilang mga employer. Halimbawa, yung isang friend, ang sahod niya ay 4,200. Pero nagre-rent siya ng room which is 400. 400 yung room niya.
And nagtababay siya ng transportation para nasa 1,000. So, kung susumahin mo, ang net lang po ng sahod niya every month is nasa mga 3,000 to 3,500. Kasi syempre ibabawas pa yung food mo, di ba? And accommodation. And kung napunta naman kayo sa lokal, ang lokal po ay yun po yung mga Arabo, mga Arabic people. Marami po yan doon sa may Sharjah, sa Fujairah. Hindi ko pa sure. Basta Sharjah kasi nandun yung mama ko. Sa Abu Dhabi, mas lalo sa Abu Dhabi, halos nakatera doon is mga lokal nandun. Nandun lahat ng mga lokal. Mostly ha. And ang dito naman sa Dubai is mga expat yung mga nakatera. So pag napunta ka naman sa lokal, marami dito sa Dubai na walang day off. Kaya kung pupunta kayo ng Dubai, make sure ninyo na ang company na mapasukan ninyo ay nagbibigay ng day off. Hindi lang yung promise na day off na weekly. Dapat po ang day off natin ay full day, rest day. So i-make sure ninyo na ang mapuntahan ninyong amo dito sa Dubai or agency ay nagbibigay ng day off. And then advisable na magka-employer kayo ng expat. Kasi pag expat, weekly day off po. Pero hindi ko sinasabi na ang expat ay mababait. Iba po ang trabaho sa expat, iba din po ang trabaho sa lokal. Proven and tested, maraming nakapagsabi. And disclaimer, hindi ko nila lahat. Ayokong i-blame yun. Nila lahat ko. Pero mostly sa mga expat ay napakasilan. And kailangan mong kumayod talaga. Oras ng trabaho, trabaho. Ganyan po ang sa expat. Kaya may mga nabibigla dito kasi syempre iba yung local and iba yung expat. Kaya guys, kung a-apply kayo dito sa Dubai, make sure nyo lang sa mga agency ninyo na guys, konting background lang tungkol sa Tadbir. Marami pong complain ang Tadbir dito sa Dubai. Okay? Parang pag once na sa employer ka na, pababayaan ka na lang and then pahirapan ka pang bumalik sa agency and then ang sahod mo is 1,500, walang day off. So ayun, ingat-ingat po tayo sa pag-apply, okay? Ang maganda lang kapag ang visa mo is nasa expat, halimbawa nakahanap ka ng mabait na expat and then yung visa mo is under sa kanila, meron po kayong vacation every year. After nyo makatapos ng kontrata, mostly dito once yearly nakaka-uwi sila pag expat yung amo nila, lalo na pag mabait. Nakaka-uwi po sila yearly and then with pay and vacation pay. So, yun lang yung maganda kapag nakatiming ka ng mabait na expat. And sa agency ko naman, recently ko lang din nalaman na yung sa vacation pay pala is halimbawa, after 2 years, pwede kang magbakasyon, pwede akong magbakasyon, 30 days lang, and then ang bigay lang nila na ticket is 2,000 dirhams. So halimbawa, ang ticket mo, return ticket mo ay above 2,000. So kayo po yung mag-aabono ng kulang para sa ticket. So 'di ba? Yung end of service natin is pahirapan pa kapag sa maid CC tayo. Pero ang sahod naman kasi natin sa kanila is 2,000, which is above minimum 2,000, and then stay in pa tayo sa mga client natin and may day off pa tayo. So ang vacation ng Med CC is every 2 years 30 days, and then magbibigay naman sila ng 1,500 sa bakasyon mo na isang buwan, and then magbibigay sila ng ticket na 2,000 lang. So kung ang ticket may more than 2,000, which is more than 2,000 naman talaga, tayo po yung mag-aabono. Ganun po yung sa agency ng Maid CC. Kaya, ang iba, hindi na nila kinukuha yung bakasyon na yan. Ang ginagawa nila, nagpaparelease na lang sila, naghihingi na lang sila ng cancellation paper, nag-o-on visa. So, yun. Kasi, syempre, yung sa rights natin. Kaya, sa mga gusto mag-apply papunta dito sa Dubai, mag-ingat-ingat po talaga kayo kasi hindi po lahat ng mga agency na nagpapadala ng tao dito ay okay. And marami din dito na katulad lang din sa Saudi, sa Qatar, sa Dubai, sa Kuwait na walang day off, makalabas lang kapag sahuran, padala lang ng pera, balik agad, like 3 hours na labas, ganyan. And sa pagkain, minsan wala ding free.
So, ayun lang, sa lahat na mag-a-apply dito sa Dubai, anuhin nyo muna yung mga agency ninyo, i-double check ninyo, background check ninyo, kung ano ba talaga, kung legit ba talaga. Kasi so far sa agency ko naman, nagbibigay talaga ng day off. Kaso lang, ang problema lang sa kanila is ang mga benefits natin, end of service natin, di ba? So, ayun lang guys, I hope nagka-idea kayo sa vlog na to, and nakakapag-vlog ako kasi wala po yung mga amo ko, nagbakasyon po sila. And nilalagnat mo ako. Iwan ko, buti na lang wala yung mga amo ko kasi nilalagnat po talaga ako. And ayun lang guys, salamat sa panonood. Huwag kalimutan mag-like, share, and subscribe. And comment down below kung may mga mali sa nasabi ko para sa mga correction. Ayun lang, salamat sa panonood guys. Bye! See you on our next vlog.